Okay, so dito sa Museo Diocesano de la Wag, eh bawal daw mag-picture dahil yung mga gamit is made of gold. So, eto na siya. Bakit parang konti lang yung hindi siya na masyado na paano sa TV or ano, hindi masyado. Talo muna sir para makita natin yung iba't ibang information sa sasabihin natin. Okay, sige. So, dito sa church, dito sa church, sir, consider itong Santa Monica Church as one of the longest aisle po dito sa Southeast Asia. Approximately, it is 150 meters long po. Okay. And kung makikita po natin yung mga vitrasses po sa taas po, it is approximately 480 logs po siya. 80% of it is still the original, and the 20% po is parang pinalitan na lang po para mas maging ano po. Maging... Uh-huh. So, kung mapapansin po, itong harapan po or itong pasan niya po dito, medyo liad po dito niya. Kasi, nung earthquake po, parang nahati po yung church. And dito po is parang nag-move po ng 1 feet po. Okay. Kaya, po, buti na lang po hindi nasira yung church. So, dito rin po naganap yung tinatawag or Philippine version of Wedding of the Century po. Sino ba? Which is si Irene Marcos and Gregory Araneta po. Okay. Pinondohan or ginastuhan po siya ng $10.3 billion. Wow. Okay. Okay, sige miss, next time. Sa room po. So, uniqueness po ng church is makikita po dito sa stairs niya. Mm-mm. Ang tawag po namin dyan is pasadizo, which means passage. Miss, dyan po nag... Bakit may dugtong? Dyan po nag... parang nag papas ng message po yung government. Ano ba to? Ano tong ano dat? Ano yan? Convent, naging convent po yan. Convent. Naging capital po. At saka naging eskwelahan po. University of Santa Monica. Parang ano po, branch po siya ng Lyceum of the Philippines. Okay. Tsaka po, 100 years older po siya kaysa dito po sa church. Bali, 1669 po na build to. And 1769 naman po. Okay, so ito 17, ito 16 century. Okay. Then, sa lumang-luma na ha. Oh, ba't hindi pwede pumasok? Oh, limits eh. Oh. Po yung, tinitirahan pa rin nila. Okay. Diyan, may inaral rin po dito si Padre Burgos nung ano. Oo. Tsaka tumira rin po sa dito. Oo, okay na. So dito naman po makikita natin yung tinatawag namin portezuela or carriage door. Dito po dumadaan yung mga karwahe or yung mga karwahe po papunta sa Pagsan River. Kasi sa Pagsan River po, doon po nagaganap yung galleon trade. Oo. Noon po, medyo malalim or deep po yung river, kaya passable po yung mga barko for the galleon trade. So, dyan po sila dumadaan. Dito po sila dumadaan. Okay, yeah. So, ito naman po is Casa del Palacio Real. Casa del Palacio Real po is consists of two stories po. Yung sa first floor po, or the second floor na lang po, is Office of the Governador Silio po noon. Mm-hmm. Then sa first floor po is parang trial court po. Okay. So sa torture chamber po tayo. Sige. So along the way sa torture chamber, sir, makikita po natin yung tinatawag namin na Pozo Grande or the Big Well. Yan po yung source of water noong Spanish time. Mm-hmm. It is 60 feet deep. Pero ngayon, sir, ginagawa na lang siyang wishing well ngayon. Okay. Still po, may water pa rin po siya. Wow, okay. Ang ganda pala dito. Oo, yung mga ruins.
So kung mapapansin natin, sir, may school po dyan. Sa ano po? Dyan po nag-aral ng grade... Dito? Opo. Grade 1 to 3, si late President Marcos po. Okay. And naging capital rin po ng Ilocos Norte po. Kasi nung ang first capital po ng Ilocos Norte ay hindi Lawag at naging Sarat po yung unang capital po. Okay. So sa loob po tayo ng torture chamber, sir. Kung mapapansin niyo, sir, may dalawang room. Ang first room is yung life punishment room and the second one is the heavy punishment room. But pwede before naging sir. But before naging ano to, naging torture chamber, sir, naging kusina muna siya ng mga Espanyol noon. Okay. Nung Japanese time po, naging torture chamber na siya. It is naging life punishment room. Life punishment room, sir, kasi dito nila nilalagay yung mga nilalatigo. Mm-mm. Pero hindi nila pinapatay, sir. So, okay. Sa next room naman po is yung heavy torture chamber po. Dito po nila ginagarote or pinupugutan ng ulo yung mga... Pwede mo pumasok? Opo, pwede. Okay. Wala na yung panggarote or... Ay, wala na, sir. Kinuha na po ng National Museum. Okay. So, kung mapapansin nyo rin po dito, may dalawang art po. Okay, po ha. Ba't may mga ano sunog or may mga nagsusunog dyan na... Ay, meron po. Oo. Sige. May dalawang art po dito. Kasi dito po, sa mismo kinatatayuan ko, may underground tunnel po. Papunta sa school, sa church, sa mga ancestral houses. At saka po, ang exit po is sa Pansan River or sa... Okay. Po. Nasaan na yung tunnel? Wala na. Mayroon po, kaso tinabunan na kasi for safety purposes po. Baka po kasi pasukin yung school, may manakaw po ganun. At saka, trinay pong bukayin last year. Uh-oh. Kaso lang. Yung underground tunnel, sino nagpagawa nun? Ay, nung Spanish time Spanish ba po time. Or Japanese time, hindi ko lang po sure. Trinay siyang bukayin last year, kaso sir, baka raw gumuho na tong building na to pag itinuloy pa. Kasi made of egg white at saka apog lang po siya. Okay. So sa church garden po tayo, sir. Doon po yung isa sa naging reception po ng kasalang Irene at saka Gregory Araneta. Okay. Si Bongbong ba hindi din dito sinasali? Ay, hindi po. Si Irene po dito. Eh, si Mata. Araneta rin yung napangasawa ni Bongbong, di ba? Po? Araneta rin yung asawa ni Bongbong. Tama ba? Ay, hindi ko lang. Ibang Araneta. Ibang Araneta. Oo, sila rin. Sila rin yung Araneta. Oo, kasi Araneta rin yung asawa niya eh. Ewan ko lang kung ano. So, yung celebration po ng kasalan is 3 days po. 3 days. Wow, ang tagal. Sigurado ka. Opo, 3 days po. Ang ginagawa nila dyan ng 3 days. Kasi lahat po ng taga Ilocos noon, especially yung mga Sarateños po. Kailan yun? Kailan ano yun? Year 1983 po. 1983, wala pa tayo noon. Yung kasalan po nila, 3 days po. Kasi invited po lahat ng... Eh, dito na lang po tayo Dubai para shortcut po. Invited po lahat ng mga tao po. So, ito po yung church garden ng tindahan. So, 44 days po binild to. Sinadyang binild po para sa kasalang Irene at saka Gregory Araneta po. Opo. Then, a few months after nung kasal, may nagka-earthquake po. Ang sentro niya po is sa Lawag. So medyo malakas po yung nagiging sala dito sa Sarat kasi magkapit-bahala. Okay, oo. Lawag sa Sarat po. So, intensity 7.6 ata, sir. So, nasira po yung harapan or yung facade po ng church. Nahati yung church. At saka ano po, nahulog po yung original na Santa Monica statue po. Yung kaso or
what should I say is, tinatawag po namin Miraculous Image of Santa Monica. Kasi po, bakit daw? Nahulog po siya. Itong ano nahulog? Yung statua? Yung statua po. Nahulog po siya, kaso wala po siyang naging pinsala or wala siyang parang... Nung lumindol, nahulog? Opo. So nung trinay nilang itaas or ilagay ulit sa taas, sir, parang ayaw niya magpabuhat kasi masyadong mabigat. So nilagay na lang po siya dito sa church garden, okay, sir. Okay. Sige, teka lang. Hawakan ko muna at baka magmilagro din ako. Thank you. So, last stop po natin is sa Koryo or Koryo po, which means echo or sound. Okay. Ano naman meron doon? Ay, nag-echo po. At saka doon po matatagpuan yung whispering words. Oo. Walang bells dito, no? Yung sa ibang churches, kasi diba may tower sila, may bell tower sila. Ay, nasa gilid po. Ah, sa gilid. Okay. Ah, yung nando doon. Bale, pero parang rin, wala na yata yung ano niya, yung tuktok. Doon rin po, nag-shoot yung General Luna po. Ah, okay. Tapos doon naman po, doon sa Casa del Palacio Real po, parang doon po, doon talaga po nag-shoot si Fernando po ko ng Ampanday at Maestro po. Okay. Hanep. So, yun po yung Koryo. Doon na rin po nakikita or makikita po natin doon yung tinatawag namin whispering wall. Whispering wall, sir, kasi pag pwede ko pong makipag-usap sa friend nyo or something sa kakilala nyo through medyo whisper po. Medyo hindi naman po whisper na whisper, pero medyo hindi naman po kasi lakas. Tapos maririnig nyo po sa other corner po. So try po natin, sir. Sige. Try po natin, sir. Dito ka po. Ayun, ko nga. Tapos mag-uusap ka. Bakit ano meron? Hello? 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 Oo nga, no? Tinig mo ko, sir? Oo, narinig kita. Ba't ganun? Ano yan talagang dinesign nilang ganyan? Or... Ano po kasi, ang explanation po is yung perfect dome shape po. Oo. Ito travel po yung sound ng kapanya at saka sa sound door po. So may kwento rin po na dito rin po na sa noon yung pare. Kasi hindi po siya yung mic noon. Dito po siya sa gitna para marinig po Marinig po. Tama. Okay. Dome shape. Sige. Okay. Salamat, sir. Okay, thank you. Saan pa ba yung ibang lugar dito na pupuntahan? Ay, pwede rin po kayo pumunta sa birthplace po ni Marcos. Okay. Straight lang po. Museum po. Dito lang, diretso lang.